Malaki ang paniniwala ni Jennifer M. Nace ng Sagay City, Negros Occidental na ang lalaking palaboy-laboy malapit sa karagatan ng San Francisco, Southern Leyte ay ang asawa niyang akala nilay 10 taon nang namatay. Sa eksklusibong interview ng Bombo Radio kay Mrs. M. Nace, 46 ang edad na noong August 7, 2010 nang malunod ang MV Shipper na sinasakyan ng kanyang asawa na si Nomer bilang isang seaman. Batay sa kanyang pahayag, bago pa malunod ang barko sa karagatan ng Marinduque, nakatawag pa si Nomer sa mga magulang para ipaalam ang kanyang sitwasyon, ngunit ilang minuto lang ay hindi na ito makontak. Batay naman sa mga survivors na kasamahan ni Nomer, itinali nila si Nomer sa kahoy, ngunit bigla na lang itong nawala at pinaniniwalaang naanod at nalunod. Ngunit nitong August 24, 2020, may ipinasang link ang kumare ni Jennifer galing sa isang post ni Lisa Mike Corporal na tagatag sa Facebook group ng Rapitulpo in Action na may isang lalaking 4 taon na nga palaboy-laboy sa kanilang lugar. Sabi ni Corporal na nananawagan ito sa pamilya ng lalaki dahil nakakaawa ito at laging nagugutom kung hindi mabigyan ng pagkain. Nang makita ni Jennifer ang mukha ng lalaki, hindi ito nagdalawang isip na ito nga ang kanyang asawa. Dahil doon, kinontak agad ni Jennifer si Corporal at tinanong kung may peklat ito sa kanang kilay at bukol sa paa. Kinonfirm ito ni Corporal na meron nga, kaya mas lumakas ang kutob ni Jennifer na ito na nga ang kanyang asawang si Nomer. Sabi ni Jennifer na nag-video call silang noong August 27 sa tulong ni Corporal at kinanta nito sa lalaki ang team song nila ni Nomer na I Swear by All for One. Nagulat si Jennifer nang kumanta rin ang lalaki at dahil doon, hindi niya napigilang umiyak. Sabi ni Jennifer na nang makita siya ng lalaki na umiiyak, tumulo din ang luha nito. Nakipag-video call din daw ang ina ni Nomer at ang lalaki ay pawang nagsasalita ng mama, ngunit walang lumalabas na boses sa kanyang bibig. At dahil dito, 100% ang paniniwala ni Jennifer na ito na nga ang pinakamamahal na asawa at ama ng 4 nilang mga anak na hindi ito patay at nasa Southern Leyte lang napadpad. Sa ngayon, nasa Montalban, Rizal si Jennifer para i-process sana ang death certificate ni Nomer, pero napagdesisyon ang hindi na ito itutuloy. Sabi niya, pagkatapos ma-process ang medical at travel pass sa Sabado, pupunta agad ito sa Southern Leyte upang personal na makita ang pinaniniwalaang asawa. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bago po tayo magtapos, inaanyayahan ko po kayong pindutin po ang like, share, and subscribe button.